Biyak. Parang ngongi daw, ngongi. Biyak na. Oh, biyak na pa rin, biyak na pa rin. Oh, ayoko na, hindi ako boto sa Chaklone. Doon ako sa biyak na. Dahil, pwede oh, pwede. Dalawa lang yun, it's either biyak na or Chak. Chaka. Chaka. Chaka, biyaka. Oh, Chaka. Hindi, biyak na nga na lang. Biyak na lang, biyak na lang. Tama, tama. Oh, biyak na lang. Biyak na. Sige, so tignan natin mga kaibigan. Ruby, pinakita. Oo, kayo ulit. Kayo ulit. Your team is picking. Oo nga, may tandem din dito si ano, magiging tandem din si Chango at si Zaku. Padaran mo, iipitin mo. Ah, parang pelikula lang, no? Padaran mo. Pumang hindi. Padaran mo, iipitin ko. Kumbaga, parang ano, parang tsukadya. Sipain mo, hihilahin ko. Ah, pwede mga ano. Oo, di ba? Mga tsukadya combination, no? Sige, okay yan. Parang ano din, parang pakisawa, no? Pasukin mo, sasaniban kita. Pakisawa, tandem. Eh, sa pakairi. Ganun din, pakairi. Pakairi na ako, mga... Iba yun. Pero bilib ako kay Kairi kanina, talaga. Siya lang ang nag-Angela na magic emblem ang gamit. Tsaka siya lang din yung nag-Hanabi. Na fighter, ah. Physical emblem ang gamit. Na naka-endless battle. Joke lang! Ah, joke lang, joke lang. Joke welcome lang. Welcome to Mobile Legends! Yung sarasar mo man. Eh, matitil si Yati Chantel eh. Ito talaga, malupit talaga ito siya trash token. Pero pagka, ano, pagkalaban ha, competitive siya, focus sa laro kaysa man trash token. Oo, sa laro yan. Kung napanood nyo, ahapon siya pa nga nagko-command. Yeah. So, maybe next time, mababasa na nila yung laro ni Chantel. Makikita na nila ang mga sikretong tinatago. Pero ito na! Welcome back to the Land of Dawn, mga kaibigan! Battle between Sandugang Eaters at Shiny Hookers for our game number 2. So, tingnan natin dito. Grabe ang kate ni Kuya Lex Aterna. Yun, talagang makatihan. Nakidlatan. Nangihinidlat pa nga, no? Galit sa may buhok dito si ano? Si Lex. Nananabunot. Talagang mananabunot siya dito pagka level 4 na, no? Iba nga ang napili dito ni Idol Lex natin. Todo sa bunot. Kung hindi, hindi ba usually ginagamit niya Digi din? Pero makakita tayo ng bago dito. Coming from Blue. Kasi usually nakikita sa niya Kagura, Kimi, Harit, Nunox. Tapos ngayon lang tayo ulit makakakita ng Esmeralda na siya ang gagamit. Oo, no? Iba, napakaan ni Ate Lu dito. Napaka-flexible, no? Napaka-versatile. Oo. Ng friend pero paano nito super princess or ewan ko lang kasi walang squad din oh nga no baka nagpe-prepare na talaga sila sa kasal so dito nakadikta talaga sa laban na to ang magiging takbo ng kanilang kasal so pagka natalo alam niyo na chaklo na talaga chaklo na panis yan lahat ng mga chaklo na tsaka biyak may mga chaklo chaklo na parang parang tinry lang talaga yung ipagtikitin pero version pala walang ano eh walang oo, naka-chew si Mami Persian dito na nga, Shiny. Resurrecting soon. So, hindi tayo nakakita ngayon ng ano, na nga Franco coming from Freya. Mukhang, tingin natin, walang Franco ngayon. Talagang, uy, yan na, oh, yun na, ipit dito. Yun lang, napatay si Elona dito siya. Nag-mage mga kaibigan, ladies and gents. Nakuha ng first blood dito, ang Sandugang Eaters. First blood. So, ganun din ang nangyari kanina first game natin. Dalong first beses. Blood din si Ate Elona ng Shiny Hooper. So, tignan na natin who try to get this first turtle for this game. Walang nagtatry mag-contest actually. So, tignan natin. Wala nakakaramdam. Wala nakahawak sa bolang kristal ni Kuya Lex. Saan nila ang first turtle ng game natin din mga kaibigan. Alam nga, natakas lang. Ayun, naupo si Persian. Patay si Kayla dito with this Claude. Oh, to that bottom link. 2-on-1 yun. Parang di na pinansin na lang ni Claridad, no? Pwede niyang ultihan yun. Para dalhin niya papasok. Pero yung Kayla's dito, padating sa Tore. Pain boy pa ba? Zap to pa yata ang mabibigyan dito. Pero yun na, Pain Lu. Oh, yun! Si Chakno at tumapos. Si Chakno at tumapos sa buhay ni Pain doon. Mga kaibigan, talagang tunay na lumuhod sa harapan niya doon. Pero mukhang ito sa bottom lane 2-1 na naman. Oo, napaka-gangster talaga, pero... Ah!
Ay, kamunti ka na dapat din nandito. Dalawa mga players, no? Tiny Hoopers, pero Jack, kung didikit sa pader, free lang din para kay Elona. Ay, tabo lang din. Ako po. Ay, wow. Etra, ulti. Ay, afraid Jamil running for her life. Gusto pang kumisa, pero tama. Hindi na kaya. One is sa enough. Oh. Two is... Ay, nakamunti ka na. Gatulitaw niya na agad. Pinakaramdaman pa yun, no? Pero Zap, again, nakapatay dito ng isa para sa Shiny Hooker's Persian. Tinanabi ko makakatakas. Out lang din. Sinig siya agad si Mami Persian dito sa bottom lane. Ma-fall to this time around. Namang ang Sandugang Kickers, namang Sandugang Kickers. Ayun na, nagkaaminan na ng mga role, mga kaibigan. Tank, may Akai main na daw. Zap, mas may future ka dyan! Patay tayo dyan! Mas may future ka dyan! Nabigyan pa nga! Ano kaya isasagot ni ano dito? Wala, di ba? Hindi sumagot kasi gusto nilang patayin dito si Persian. Sabi ni Lex, mas may future daw si Zap, no, kung magtatank ka na lang. Kaso nagamit niya yung Hurricane Dance niyo, wala naman siya natamahan. Patay tayo dyan. Turtle resurrecting soon. Diba? Simple bumitaw si Kuya Lex doon. Naagaw pa. Simple bumitaw kay Kuya Lex. Akala natin noong una kinakamilk niya na yun eh. Pag-aakay or pag-tatank niya Zap, no, yun pala. Wala. Kasi mas okay pa yung mag-tank ka na lang kaysa mag-core. Mas may future na ako. Iba-iba. Mga kitawan dito ha. Titingin natin mamaya magiging sagot ni Kuya Zapno. Hindi tayo makausap si Zapno. Layo-layo sa mic eh. Oo. Ito na pa na rin mo. Iipiting ko. Zapno will get the kill. Nadamay pa nga dito. Freya Jamil. May connection nga dito si Zapno. Chakno. Zap-chak no connection nga to. Kakadikit ni Zap no kay Chak no, natututo na din siya mag-tank. Dahil malagi silang magkasama sa bootcamp, sila bang... Makaabangan natin kung next time magkakaisa na lang sila na itsura. New found best friend ni Zap no si Chak no. Hindi rin malayo. Hindi malayo na magkapag yung magkamukha din yung dalawang to. May kalalagyan din, ha? Sitigan natin dito, 6 minutes on to our game time, 6-2. Lex? Kala ko, hihilain niya. Pwede na yung FM, pero delikado pa kami kasama. Tsaka malapit din si Lucanina o yung Esmeralda. Jaimil. Pag binurse nila si Chakno, wala na sila pag-burse kay Esmeralda. Sa-sakali. Problema. May ikot yun. Hindi ko rin alam kung ano. Umiikot yun. Kanina pa siya umiikot. Feeling ko kapag ka pwede yung hurricane dance niya, umiikot na siya. Kinancel niya. Ayun, wala siyang ulti, oh. Tama ba? Umikot siya, tapos kinancel niya. Oo. Baka tinatry lang niya kung gumagana. Okay. Nami-misclick lang. Nami-misclick niya lang yung... Fat fingers. Fat fingers. Napilita natin. Fat fingers. Mataba ang hinlalaki. Ha? Ayaw tinig ko ulit. Sige. Bukas ulit, ha? Ay, may gamot ako dun, ha? Oo, nasa table pala yung gamot. Kaya may nagkasakit. Nagkasakit nila. Excuse lang yun para hindi maaway. Nagkasakit na lang siya bigla. Para itindihin mo na lang, no? Dito na, no, nakatakas pa nga dito si Lua. Hindi nga lang, mga kaibigan. Tingin pa doon, Divine Judgment siya sa middle lane, nahila, pero no. Ito, Jack. Itama dikit lang sa pader. Para pag ano lang din eh. Kapag ka nahihiya siya, ginagano niya tayo sa linya. Pero dito with a fully guard, Claridad! Ay, hindi na huli dito. Buhay ang bata. Para kay Mami Persian. Pero Zapno, tama nga. Mahirap. Mahirap para sa Sandugang Kingers to kung sakasakali magka-late game din. Kasi, yung etong Esmeralda late game, wala na rin itong damage eh. Oo, kumbaga hindi na siya papansinin. Hindi disregard na lang yan. Hindi na pinapansin pagka nag-late game. So, kailangan as early as like 13 minutes mabigyan na ng isang panalo ito nila Zapno. Dahil kung hindi, mahirapan sila pagka nag-late game. Bibigyan sila dito. Kaya kailangan ngayon pa lang kumarangkada na din tong kulot. Kasi yung kulot dito, 0-1-3. Si Kayla pala, naka-ano siya, naka-marksman siya ngayon. Ang kilala siya bilang tank user ng laser dodges naman. Oo, ngayon siya naman ang marksman, ino. So, nagkapalit-palit talaga sila dito ng role. Oops, tsaka. Problema yan. Ako po, yun. Ipit si Persian. Dalawang ulti ginamit, pero... Oops! Grabe naman yun, may baon din. Paano nakawala yun? Nagalaw yata yung Hurricane Dance, pero napatay. Nako, lagot ka!
okay na. Tamang ano lang, pa-intense. Pakaba lang. Namatay yung screen, kinabahan din tayo. Pero chunk nila, didikit lang din sa patero. Grabe yung damage dito ni Pain. Pero grabe din yung charge to ni Chuck. Nung talagang makatitin. Gangster din, kumbaga. So we'll see. Sige natin this time around. Pero nga, we'd like to remind you mga kaibigan, meron tayong free skin giveaway. Paano nga pala sumali sa free skin giveaway? So don't forget to comment down below, hashtag CivilWarML. Share nyo yung stream at to sa inyong timeline publicly at caption nyo, hashtag CivilWarML na rin. Okay? Grabe naman, hindi mo napansin na solo kill kanina ni ano? Ni Chuck to si Fate. Si Fate, no? Curry versus Crack. Ay, check na tayo direct sa ano? Sa Crack. Yun na, naka! Damage time, Crack pala, naman pala. Assassin Emblem, si Chuck, no? Oh, kaya naman pala, iba. Iba ang ano. Sa bagay, tank mage din naman kasi sa Esmeralda. Lord, ayun na nga, kapag ka nagka-late game din kasi, wala na damage si Esmeralda, pero mahirap naman patayin. Mahirap naman patayin. Oops! Aabot ng game to yung buhay nun eh. Yung pag pinatay mo, yun ang mga ganong katagal. So, ito na, tingnan natin. Mga kaibigan, 4-7 ang ating score ng mga Sandugang Kickers, pero ang pinakamaraming tanong dito para sa kanila, ay kaya ba nila itong tapusin? Mahirap eh, mahirap tapusin ito para sa kanila. Pero yung kinaganda, nakapag-libre lord sila nung hindi alam na Shiny Horse. Oo, wala pang patating for... kasi nga lang, first up, second seed, looking natin soon up and then case up ng free hit for Elona, napatiran pa nga. So, Lord ay nakuha ng Sandugang Kickers. Sando! Kayang-kaya yan ng Sandugang Kickers, mga ayun mo. At mukhang ito ang kauna-unahang game number 3 sa Shy sa Evil War ML natin, mga kaibigan. Simula kahapon, 2-0-2-0, tsaka kanina na 2-0 din kami na Joma. Oo, kanina 2-0 na ko. Mukhang maganda to. Kaya wala ang game number 3, pero... depende kung kaya ba tapatusin talaga ng Sandugang Kickers eh. Kung this time around, matatahin na ba nila ang Sandung na puni, di ba? Ay, mabalik nila yung pagkasulsi. Chuck, no? Tira natin kung anong balak niyang gawin dito. Napatiran lang din ang Shiny Hook. Pero walang kasama si Chuck no to defend or samahan yung kanilang Lord. So well defended doon for Shiny Hoopers. Mabilis nilang napatay ang level 1 Lord. Lex Aturno, grabe ang kanyang first kill damage doon kaya Chuck. So, malambot eh. Malambot to. Oh! Ay, nakamiss na gusto si Fury. Oh, pero ito! Blue pumasok dito sa tatlo! Kahit sa ilalim pa ng Tori, papasukin pa rin mga kaibigan number 1-0 kaagad! Ang trade ng kill na yon mga best, diba? Pero nagkakita si Payne at si Lou, hindi nagpatayan. Turret on to the top lane, basag, ladies and gents, si Chuck, si Chuck, dito sa middle naman, si Persian sa bottom lane. Tapos may segway push lang din, pero mukhang delikado. Kayla ang nabigyan ng isa, off-cam kill. Sino pumatay sa kanya dun? Ano, nag-dive in, nahila siya ng Kaja, tapos nahila siya ng Tori. Na sumunod yung damage yung Tori sa kanya. Ngayon sumunod na sa indak ng Tori. Sa indak ng cloud. So, problema to para sa Sandugang Kickers. Hindi pa nila natapos to ng 13 minutes. Mahirap. Mabibigyan sila. Knowing ang isang carry, tank kila. Oo, so free hit, magandang position na ilang for paint. Talagang kami kalalagyan dito ang Sandugang Kickers. Mapapabitch din sila nang wala sa oras. Oo, yari pa nga dito. Naku, ay nakyu. Pero this time around naman, 4K gold lead in favor of Sandugang Kickers. So, pwede pa rin. Pwede pa, kaya pa nila to. Pero ito na nga, naku po, Yurikin Dance para kay Zapto, walang nahuli. Pero! Nagpo ng paraan, pero yung nga lang nakatakas pa rin dito. Para dun kay Lex. Nakataas si Lex dun na po napag-dash out. Tagos sa pader mga kaibigan, kabilang logo na. Mas nakikipagkulitan lang doon yung Shiny Hoover sa mga si Persian. Nag-apagod yung top lane kasi inalan sa akin dito. Nakatakas pa uwi ng kanilang base. Nakapatay doon. Dito na, ako po. Ito sa bot sa middle lane mga kaibigan. Nagkakita din! Claridad with his ultimate! Pero hindi lang din niya itutuloy. Muntik din naman mabasag ang top lane dito ng Sandugang Kickers. Pero si Ayon ng Tori, ayun lang, nahuli si Lu. So may follow-up din naman kagad ng Minow and Yuri. Magpapasok mo kill para kay Persian. Nako po, ang ganda ng set doon nung Minotaur ng Shiny Hoopers. Talagang saktong-sakto. Ang ganda nung Divine Judgment. Tapos follow-up pa. So yung magsisave sana sa Esmeralda.
eh nabigyan din. So sugal dito yung ano assassin build na ano nagrock. Nagrock. Malaking oh. Bagay siguro for uy Deep ito makahila naman yung kintas pa sa pader para out and then para kay Santo Pete to para kay Kari. Grabe, ang damage dito ng shiny hookers talaga nga galit na galit. Talagang may kasalang hindi matutuloy mga kaibigan. Sayang ang gastos. Oo nga, naku, magdudurugi na yung ano. Dudurugi na yata yung ano ah. Yung sing-sing ah. Nao, wasak ang sing-sing sa kabilang kwatro, at kwarto. Wasak ang sing-sing na yun, yari mga kaibigan. Item check nga tayo direct. For the rookie, so after pala the haastos, hindi na siya nagbuo pa ng kahit bloodlust o kaya Wing of Apollo. So, naku. Medyo ma ano yun, kaya pala hindi din ganun kagrabe ang kanyang balik buhay every time na bibitaw siya ng skills. Oo, oh, iba-iba. Mga problema ito, pero ito na si Zapnu, pumasok si Persia, nakita din nila, pero ang pag-wave the dragon pa nga dito, yung rikintas naman dito ay Zapnu, yung sakay, pasok din si Lu, ultimate ng dinaman siya, agad doon, shut down si Persia, no, to the top lane. Zapnu dito, tama nga wave clear lang din naman ang ibang lanes, pero top at mid tier 3 turrets ng sandog ng Kickers. Basag na, problema to, pero Lord is up dito, pwede lang i-force to, walang... Pwede mag-ano dito yung mag-Lord yung sandog ang Kickers, kasi ang kumukulit na naman talaga sa kanila is si Persian o yung Joey, hindi sila makapag-go, pero hindi na natin. Nahila dito sa sandog, lumos yung Ritan, just for ang ganda si Poon, ako naman, Claridad, Dadan, the double kill para kay Fade, alo, napatay din, triple kill, Jack, nung ka mabibigyan din ang isang Minyak Bomb! Yun! Ito na pang kanyang pang savage, pang kasal, ay pang shopping, sige. Oo, siya, oy, klasiko. Klasiko pain. Classic pain, talagang mahilig sa TP ton. Sabi nga kasi din nila, minsan, kailangan mo i-maximize ang feature ng game para manalo. Diba? Kailangan alam mo lahat eh. Alam mo lahat. Kasi yung nilalaro mong game. Sticker, diba? Kailangan minamaximize mo yan para manalo. Goodbye, pain and glue! Sabi ni ano, Ate Lu. Hindi mo madadaan sa shopping. Hindi mo na... May headline yan. Welcome. Headline yan. Welcome, Lu Reyes. Hindi susuko si Pain. Itatalunin kita, pero kahit iwanan mo, kahabulin kita. Diba? Naka-ready na yung wallet ni Kapitan Pain after dito. Nakahanda na. Maghahanap sila ng 24/7 na mall. Kasi pasara na yung kailangan makapag-shopping. Yari pa nga. Mabibigyan nga din dito. Ano magka... Kung may mga nagkakasiraan talaga ng relasyon dito eh. Ngayon, pasok tayo sa Discord. Hindi, baka matapos na eh. Mamaya na lang, baka matapos na dito na yung Lord. Pag nadepensahan. Ayun, nakarangal pa. Grabe. Kapit lang sa cellphone dito para sa nakikers na diamond para kay Zapno nahila ni Yurikay Touch dito na nakuha ay si Lex Aterna pero grabe na yung damage dito ni Main so nakapatay ng isa ang sandog ang Kickers so buhay pa ang kasal pwede pa kumakapit pa sa kasal kung akala natin nangangungi game 3 medyo delikado pa lang for this time around parang 60-40 ang hatian pero laking chance sa manalo ng Shining Force this time around sa bottom lane babasagin lang din paint dito, clear turret, ay nabasag na ako, Nakupo, yung shiny hookers din dito, hindi na nagbabak kasi lahat ng minion din talaga nasa kanilang side. Plus may immortality pa dito, minion, pero Yurikay Nuts dito na ipit si Elona, pinan natin, time in and day, for Luke, napatay Elona sa kanyang Lunox, pero upos lahat dito, first turn! Segway magnanakaw. Trabaho lang. Shopping ka lang mamaya. Sige, direct. Naaalungkot mang isipin pero may relasyong nasira na naman.